Sindok. Ang susunod namang kwento ay karanasan ko sa Japan. March 2020, nang dumating ako dito galing ng Thailand at doon ako nakituloy sa family friend namin na nakapag-asawa ng Hapon. May dalawa silang anak at puro lalaki. 10 taong gulang ang panganay habang 3 years old naman ang bunso. Fast forward. After ko mag-stay sa kanila ng 1 linggo, ay napagpasyahan ko na doon naman ako makituloy sa kaibigan ko na nakilala ko sa Thailand, sina Haru at Jess. Nakakadalawang linggo na akong nakatira kina Haru. At naubusan na nga din ako ng damit na maisusuot kaya kailangan ko ng kunin ang mga damit ko at iba pang gamit sa bahay ng family friend ko. Pasadya ko talagang iniwan doon ang mga gamit sapagkat inakala ko noon ay saglit lamang talaga ako makikitira kina Haru. Magkalapit lang naman ang lugar nila. Kapag sinabi kong magkalapit, halos 1 oras lang ang biyahe. Nasa iisang lugar lang naman din kasi sila sa Nagoya. Ginabi na kami ng biyahe kasi may tutorial pa si Jess at hindi kasi kami nagko-commute kaya hinintay na lang namin siyang matapos sa kanyang tutorial. Bandang 7 PM na iyon at malapit na rin na mag-alas 8 sa pagkakatanda ko. Itong papunta sa bahay ng family friend ko ay may madadaanan kaming tunnel. Ito kasi yung pinakamabilis na daan o kumbaga shortcut. Waze ang gamit ni Jess noon kasi hindi naman niya kabisado ang daan papunta sa lugar ng aking family friend. 3 kami sa sasakyan nila. Ako ang mag-isa sa likod at noong una pa nga ay ang saya-saya pa ng aming usapan. Andun yung talagang kulitan, tawanan at kung ano-ano na lang na mga random topics talaga yung aming pinag-uusapan. Hanggang sa yung part na inakala naming tunnel na aming lulusutan ay biglang parang nawala. Hindi kasi pala tunnel ang tinutumbok ng daanan na iyon. Sa katunayan po, hindi naman talaga ako matatakotin na tao pero nung inabot kami na mahigit 15 minuto sa kakatahak ng daanan na iyon ay hindi ko na rin maiwasang makaramdam ng kaba. Ayon kasi kay Waze, mga 30 minutes lang ang tatakbuhin namin at makakarating na kami sa main road na pamilyar kay Jess. Pero lumagpas na kami ng 20 minutos, wala pa rin kaming tunnel na nadadaanan. Para mas ma-imagine po ninyo ang aming dinaraanan ng gabing iyon. 2-lane ang kalsada, pero paliko-liko. Kakaliko lang namin, pagkatingin namin sa unahan, paliko na naman ang aming tatahakin. Literal din na madilim ang daanan kapag nakapatay din ng headlights. Kahit pa nga maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon ay walang kahit kuunti man lang na sinag ang sumilip. Sobrang dilim talaga sapagkat natatakpan ng mga nagsisitayugang puno na nasa gilid ng daanan ang ilaw na nanggagaling sa buwan ng mga sandaling iyon. Halos nagkakasalubungan na nga ang mga sanga ng punong kahoy na nasa gilid ng kalsada. Alam mo yung pormang parang arko? Ganon ang itsura nun. Meron pa nga malalaking ugat na nasa gilid ng kalsada. Nakausli pa nga ang mga ito at kung hindi mo maiiwasan ay tiyak magugulungan pa ito ng sasakyan. Maayos naman overall talaga yung kalsada. Hanggang sa napansin na rin namin ni wala ding isang sasakyan ang nakasunod o nakakasalubungan namin. Kami lang talaga ang bumabaybay sa naturang kalsada ng sandaling yun. Akala ko nga wala nang magsasalita tungkol doon. Kinakabahan na rin talaga ako ng mga sandaling yun. Pilit nga naming idinadaan sa biro ang mga bagay-bagay para hindi kami matakot. Pero itong si Jess, bigla na lang magbibiro na parang final destination daw ang vibes at eksena namin ng gabing yun. Imbes na makalma, ay mas tumindi ang aming kaba ni Haru. Since ako lang ang mag-isa sa likod, sa gitna ako pumesto para makita ko rin ang daan. Sinigurado ko lang na nakakabit din ang seatbelt ko. Binagalan na rin ni Jess ang pagmamaneho.
Sa isip ko ay hindi maiwasang mahagip ng aking paningin sa bawat parte ng daan na madadaan at mahahagip ng ilaw ng headlights. Yung kaisipan na parang nasa Okigahara Forest kami dumadaan. Ang pamosong suicide forest ng Japan. Parang ang bigat kasi nung vibe sa loob ng sasakyan at kapag lumingon ka sa magkabilang bahagi ng sasakyan, wala ka talagang makikita, as in pitch black talaga. Isama na rin natin ang katotohanan na itong si Haru ay bukas pala ang third eye. Napansin ko na lamang siya na inabot ang rosaryong nasa bag niya at sinabit sa gawing salamin at hinawakan pa ang cross pendant nito ng ilang segundo at tumahimik. Tila ba nananalangin ng tahimik habang diretso lang ang tingin sa daan. May mangilan-ngilang sasakyan akong nakikita sa gilid ng daan pero karamihan sa mga nakita ko ay yung halatang napaglipasan na ng panahon. In short, mga inabandonang sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas at unti-unting may naaaninagan kami sa gawing unahan na parang ilang puting hindi namin mawari. Yung mga puting bagay na iyon ay mga bubungan pala ng mga sasakyan at isa-isa naming na-realize ito nang makalapit na kami dun. Hindi ko lang din sigurado kung puti ba talaga yung nakita namin lahat kasi madilim po talaga. O baka naman kasi hindi totally puti pero hindi lang din halata. Inisip kong baka may restaurant o bahay o hindi kaya ay hotel sa gitna ng bukid. Maraming sasakyang nakaparking talaga. Nang papalapit na kami sa lugar, medyo napakunot na ako ng noo. Nung oras na iyon, tahimik na lang din si Haru at kami na lang ni Jess ang nag-uusap. Umurong na lang ako sa gawing kanan ng sasakyan para makita ko ng maayos kung mga nakaparking nga bang sasakyan talaga ang nasa gilid ng kalsada. Pero hindi ko akalain na isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagsilip sa bintana. Nasa mismong bahagi na kami ng mga sasakyang nakaparking nang makita kong dikit-dikit at walang pagitan ng pagkakapark ng mga ito. Walang tao ang mga sasakyang yun at luma talaga lahat. Hindi bababa sa 20 ang lahat ng sasakyang doon. Kapansin-pansin din na flat lahat ng gulong ng mga iyon at kinakalawang na nga ang iba. Nasubukan mo na bang makakita ng isang bagay, lugar o larawan na unang kita mo pa lang ay kikilabutan ka na? Ganoong-ganoon ang naramdaman ko nang makita sa malapitan ang mga sasakyan. Hindi ko mawari kung anong meron sa nakita ko pero sobrang biglaan ang daloy ng hilakbot ko noon. Pakiwari ko'y nagsitayuan lahat ng balahibo ko kahit yung maliliit sa buong katawan ko. Literal na nagtayuan. Dagli ako na paatras sa kinauupuan ko dahil sa nakita. Siguro hindi nyo mararamdaman yung sindak sa kwento ko pero sa paraan na pagkakasalaysay ng kwentong ito, alam kong mararamdaman nyo yung eksaktong pagkakilabot ko. Tahimik na tahimik kaming tatlo matapos naming malagpasan ang bahaging iyon ng aming ruta. Nahimasmasan lamang silang dalawa nang magtanong ako kung ano ang mga sasakyang nakita namin. Ayon kay Jess, abandonado na daw lahat ng mga sasakyang iyon. Ganyan daw ang iba sa mga Hapon. Hindi ko lang alam kung bakit tinambak ang mga sasakyan na iyon doon sa lugar na aming dinaanan at pakiramdam tuloy niya ay parang eksena ng aksidente ang aming nakita kanina. Bigla na lang sumagi sa isip ko na paano kung may mga tao pala sa loob ng mga sasakyang iyon at pati sila ay nalipasan na rin ng panahon. Mas tumindi ang takot na aking naramdaman. Malabo naman din sigurong magkaganoon dahil kung may ganoong klaseng pangyayari tapos may tao pang naiiwan sa loob ng mga sasakyan ay napaka-imposible namang walang imbestigasyong gagawin. Imposibleng walang magre-report ng mga taong missing. Matapos naming madaanan ng mga abandonadong sasakyan sa gilid ng nakakatakot na kalsadang yun, may naaninag kaming headlight sa likuran namin. Doon namin nakumpirma na may nakasunod pala sa amin.
Hindi ko alam kung dahil lang ba iyon sa pagiging preoccupied naming tatlo kaya hindi namin napansin at kung bakit na lang biglang lumitaw sa likod namin yun. Sa dilim kasi na kalsadang aming tinahak, malabong hindi namin mapansin kapag may kasunod kami. Kahit nasa malayo pa sila kasi ilaw pa lang ay kitang-kita na dapat. Sa unahan din ay may nakita na kaming sasakyan. Inabutan siguro na namin ito. Sobrang relief ang naramdaman naming tatlo nang makakita na kami ng ibang sasakyan bukod sa amin. Nung nasa highway pa kami, napag-usapan namin ang nangyari. Tinanong ko si Haro kung may napansin siya at sagot niya sa akin. Naku be, marami. Naglipa na yung mga kaluluwa at yung mga laman lupa doon. Napansin mo yung inabot ko na rosaryo tapos sinabit ko sa may salamin sa harap? Ginawa ko talaga yun para kahit papaano maitaboy sila papalayo sa atin at hindi sila magtangkang lalapit. Hindi lang ako nagsalita kasi ayokong takutin kayo. At baka kasi magpanik din si Jess, eh siya yung may hawak ng manibela natin. Napagkasunduan na lamang namin na sa susunod, hinding-hindi na talaga kami mag-shortcut sa daan na yon. Bahala na kung abutan kami ng traffic kahit na malayo ang biyahe sa highway kesa muli na naman kaming makaramdam ng sindak sa pagdaan doon. Nagmaktol naman si Jess at sinisi pa nga sa Waze app ang nangyari. Sinungaling daw ang Waze dahil sabi ay may tunnel sa daan na itinuro nito at mapapadali kami ng biyahe. E ang ending mas tumagal tuloy. Kaya lesson learned, kapag gabi na, huwag nang makipagsapalaran lalo kung hindi kabisado ang daanan. Sumayin nyo ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito, mga certified kasindak. Huwag pahuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel. Kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.